Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong 29 na linggo sa karaniwang panahon. Sa misang ito, tayo din ay nagdiriwang ng pandaigdigang linggo ng misyon. Isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na patuloy na nag-aalay ng buhay upang ipahayag ang salita ng Diyos. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Okay.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginoo'y idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginoo'y idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoo'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit saay ipahayag na Panginoo'y dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginoo'y idangal. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginoo'y idangal. Ang Panginoo'y purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo'y maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginoo'y idangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginoo'y idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama
ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan ang pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong palakpakan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, natitipon tayo bilang isang mag-anak upang ipagdiwang ang Eukaristiya ngayong 29 na linggo sa karaniwang panahon. At kasama po sa pagdiriwang na ito ay ang pagdasal po natin sa ating mga kapatid na mga misyonero at misyonera. At bakit po natin sila ipinagdarasal na sila po ay patuloy na maging tapat
sa kanilang misyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi po madali ang kanilang misyon. Hindi po madali ang pumunta sa ibang lugar na kung saan wala silang kinikilalang Diyos. Ngunit nandoon sila upang ipahayag si Jesus, ipahayag ang Diyos, ipahayag ang salita ng Diyos. Minsan kahit ang kapalit nun, yung kanilang buhay. Kaya sa misang ito, isama natin ang ating mga kapatid, lalong-lalo na ang mga kapwa Pilipino nating nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, meron ding ipinadala sa ating pong ebanghelyong napakinggan. Ang mga Pariseo ay gustong siluin si Jesus. Ang mga Pariseo gustong hulihin si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya ano ang ginawa ng mga Pariseo? Nagpadala sila ng alagad kay Jesus upang si Jesus ay tanungin. At ano ang tanong na gusto nilang ipagkaloob sa Panginoon? Na ayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi? Yun ho yung katanungan nila. May pinadala ang mga Pariseo na tila susubukin si Jesus, susubukin yung kanyang talino, susubukin yung kanyang kakayanan. Pero tila merong may nakalimutan ng mga Pariseo na mas malaki pala ang ipinadala ng Diyos. Sino ang ipinadala ng Diyos? Si Jesus. Sino ang ipinadala ng Diyos para iligtas tayo sa ating mga pagkakasala? Di ba ang mahal na pong Jesus Nazareno? Mas matalino, mas malaki, mas magaling kaysa sa mga ipinadala ng mga Pariseo. At ano po ang ipinapahiwatig nito mga kapatid? Na minsan sa buhay natin, tila para tayong nagiging mga Pariseo. Biglang-bigla sa laki ng mga pagsubok na hinaharap natin sa ating buhay. Biglang-bigla sa laki ng hirap na minsan dinaranas natin sa ating buhay. Pero minsan tila nakakalimutan natin na mas malaki si Jesus. Kaya nga tingnan natin sa buhay natin mga kapatid. May mga malalaki nga tayong problema. May mga malalaki nga tayong pagsubok. Pero tandaan mo, mas malaki ang ipinadala ng Diyos Ama para sa iyo. Dahil sino ang ipinadala sa atin? Si Jesus. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magtiwala. Patuloy tayong maniwala. Dahil walang mas lalaki sa pag-ibig ng Diyos. Walang mas lalaki kay Jesus kung nandoon ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Kung sa tingin mo, napakalaki ng sakit na meron ka. Kung sa tingin mo, napakalaki ng bit-bit-bit-bit mong problema, huwag kang mag-alala. Mas malaki ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malaki ang ipinadala ng Diyos para sa iyo. Kaya nga kung ganun na lamang mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ang kasagutan ni Jesus doon sa katanungan ng mga Pariseo? Na ayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi? Ngunit ano ang sagot ng Panginoon?
Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Dahil maganda ho yung katanungan. Kapag sinagot ni Jesus, magbayad ka ng buwis, magagalit yung kanyang mga kababayan. Kapag sinabi naman ni Jesus, huwag kang magbayad ng buwis, magagalit sa kanyang mga Romano. Pero ano ang sagot ng Panginoon? Ibigay niyo yung dapat kay Cesar at ibigay niyo yung dapat sa Diyos. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang para sa Diyos? Ano po ba yung dapat nating ibigay para sa Diyos? Minsan may nagtanong sa akin, Father, magkano po ba ang dapat naming ibigay sa Diyos? Dapat po ba 10%? Kasi may ibang relihiyon po, hinihingi po yung 10% ng kanilang kita sa buong taon. Pero tayo pong mga Kristiyano at Katoliko, ano po ba ang hinihiling sa atin? Meron po bang presyo? Meron ba ang kaakibat na presyo na dapat nating ibigay sa Diyos? Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ang ating ikalawang pagbasa na pagdating sa Diyos, ang mahalaga lamang ay ang pagkakaroon ng mabuting kalooban at mabuting puso. Ibig sabihin, ibigay sa Diyos ang dapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao at mapagmahal na tao. Yun lamang ay sapat na. E tayo po minsan, napapatanong tayo, magkano ba? May presyo ba? Mga kapatid, ipinapaalala sa atin na ang pinakamagandang pwede natin tunay na maibigay sa Diyos ay ang pagkakaroon ng mabuting puso, mabuting kalooban sa pagiging mapagbigay at pagiging mapagmahal. Kasi ho, hindi naman matutumbasan ng malaking presyo ng pera, kayamanan ang pwede nating maipagkaloob sa Diyos. Dahil ang tunay nating kayamanan bilang Kristiyano ay ang pagkakaroon ng busilak na puso. Mga kapatid, sa araw na ito, magandang tanungin, ano ba ang kaya kong ibigay sa Diyos? Marahil sasabihin ng ilan, Father, wala po akong pera. Wala po akong kayamanan. Pero may kakayanan kang magkaroon ng busilak na puso. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, patuloy na ipinapaalala sa atin na merong ipinadala sa atin ng Diyos na pinakamalaki, pinakamatalino, pinakamagaling, walang iba kundi si Jesus. At kung ganun ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ano ang pwede nating maibalik sa Kanya? Hindi lamang kayamanan, kundi pagkakaroon ng busilak, malinis na puso. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. At ano ang ibibigay natin para sa Kanya? Maging mapagmahal ka at sikapin mong maging mabuting tao. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya sa bawat kailangan ng ating pong panalangin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo ng madama ng buong bayan ng Diyos, na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay makibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasarawian ng mabuting balita. Ating isamo, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan as espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami, sa kasinggulang nila, ang umigting ang pag-asang umusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating pagtitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano, sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahagina ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito.
hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasawayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad na pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin nang iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Oh,
Announcement. Ngayon po ay Linggo ng Pandaigdigang Misyon, World Mission Sunday. At kaugnay po nito, magkakaroon tayo ng second collection para po sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ikaw lahat ay may pinalagutan, Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Usulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakbilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap dito sa ating simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization at samahan po na ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating po na Oktubre 24, 2023, araw po ng Martes. Sa ganap na ikapito po ng gabi dito po sa ating simbahan, ang tema ay ARCAM Translation Roadmap. Isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na yon ay si Reverend Father Jason Etz Laguerta, Paris Priest, St. Mary Goretti Paris, United Nations Avenue, Paco, Manila. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na paikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya sa kaniyang mga alagad sa tuwing sila ay magtitipon sa kaniyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto ng 16 na pangkaraniwang pangkalahatang pagtitipon ng sinodo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon. Ituon natin ang ating isip sa Diyos nang sa Espiritu Santo maging matibay ang ating pagbubuklod, gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan ang mga nakikibahagi sa pagtitipong sunidal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos amang sa iba't ibang paraan at pagkakaroon ay nagahayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama ang mag-ingat sa inyo sa pakipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalani ng mga tanda ng panahon
upang sa pagkating sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos!